Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri. Kung iyong kailangan,
Papuri FEBC Radio TV. I hear you loud and clear. Papuri with Junji Marcelo. Hey, I love your music, man. Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play. Live stream on YouTube. I listen to it all the time. Because it's the best around. What else? On the air, 702 CCAS. You played the best music. Papuri with Junji Marcelo. Magandang hapon kaagapay! Ito ang programang Papuri sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan niyo po kami hanggang alas 6 ng gabi. Ako po si Arwel Mendoza ang makakasama niyo ngayong araw. Hindi lang tayo mapapakinggan sa radyo, kundi sa pamamagitan din ng ating online streaming via febc.ph. Sa aming YouTube channel, hanapin po lamang ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello, hello dyan sa mga nanonood via YouTube. At dyan nyo na rin po mapapakinggan ang mga programa ng ating 702 DZAS. Kung kayo po ay may mga requests or nice na ipabate, mag-text po lamang sa aming mga text line. Kaagapay, kung ikaw ay Globe subscriber, maaari kang mag-text sa 0916-296-6620. Ulitin ko po ha, 0916-296-6620. At kung ikaw naman ay smart subscriber, maaari kang mag-text sa 0999-223-5675. Ulitin ko po, 0999-223-5675. At kung ikaw ay nais mong mapakinggan ang mga Papuri songs, maaari pong bisitahin ang Papuri Official Download Site. Ito po ang Papuri Music Room. Ang papurimusic.febc.ph. Ulitin ko po, papurimusic.febc.ph. At maaari nyo na pong mapakinggan ang mga awitin sa Papuri. At tayo rin po ay napapakinggan dyan sa 1233 DYVS dyan sa Bacolod, 1143 DZMR dyan sa Isabela, CARE 104.3 The Way FM dyan po sa Legazpi, Albay, at NewJ 103.3 DXJL, Your Positive Choice.
Kaagapay, ang bilis-bilis ng araw. Akalain mong nasa buwan na tayo ng Oktubre? First Tuesday ngayong buwan. At kapag Martes, kasama natin walang iba ang nag-iisa, ang maestro, Kuya Junji Marcelo. Hello, Kuya Junji! Hello, Arwel. Yan, napakasaya. Ang ganda-ganda ng introduction mo para bang walang pandemic. Ganun. You know? Oo. Maraming salamat sa iyong pagsama sa akin ngayong araw na ito. At obviously, ay magkaiba ang ating temperatura. Ikaw ay lamig na lamig dyan. Man ay naka-t-shirt lang dahil nainitan. Pero, alam mo, ang maganda dyan. May kainitan ang ating mga papatugtugin ng mga awitin ngayon. Yan, mainit. Bakit? Yan ay nagpapainit na ating mga damdamin sa gitna ng lamig ng mga circumstances natin sa buhay. At alam ko, ang balita ko ay 1, 2, 3, 4 songwriters ang ating feature sa araw na ito. Ito ay mga kaibigan natin at nag-iwan ng mga awitin sa papuri. At hindi naman nag-iwan lang. Patuloy nalilikha pa ng mga awitin para sa kanyang kadakilaan. Sino ba yung apat na kompositor ng mga ito, Marvel? Ayan, ito ang ating mga composers na ating i-feature ng kanilang mga awitin ngayong hapon. Mula kay Kuya Rading Humacio, Isagani Liserio, Doji Simon at Kuya Ronel Rubrica. Ayo, eh kung ganoon naman pala, unahin na natin si Rading. Feeling ko si Rading ang gusto kong unahin. At maraming nalikhang awitin si Rading Humacio sa atin bukod sa napakagaling na singer. Ano? Isa siya ng magaling na kompositor. At ipanalangin natin patuloy ang kalakasan ng Humacio family. Meron silang request para sa kagalingan ng kanilang pamilya, si Rina at ang ating mga kapatiran dyan sa Humacio family. And with that, ano ba yung mga awitin na ating papatugtugin na likhang awitin ni Rading Humacio? Ayan, sa unang batch ng ating mga papatugtuging mga papuring awitin, una na rito mula sa Papuri 8, ang awiting Gumising Ka. Ayan, kasama dyan na nag-compose no, si Kuya Pabs Dionisio. Yes. At ang umawit niyan ay si Kuya Edward Granadosin. Ayan, then susundan naman ng awiting Diyos Ay Buhay. Ayan, mula naman sa Papuri 11 na inawit ng ating mga papuri singers. At susundan yan ng awiting Huwag Mong Pigilin. Mula naman yan sa Papuri 13, inawit sa atin yan ni Kuya Butch Charvet. At nandyan din ang awiting Walang Hanggang Pagmamahal. Mula naman yan sa Papuri 14, na si Kuya Rading din ang kumanta, Kuya Junji. Uy. Ayan, nandyan din ang mula naman sa Papuri 19, ang kantang Tanging Sayo. Inawit yan ni Kuya Jerus del Socorro. At mapapakinggan natin mula naman sa Papuri 22, ang kantang Kapayapaan na inawit naman ni Ate Asel Van Omen. Nako, talaga naman from the 80s hanggang sa pinaka-present, may likhang awitin si Rading Humacio. At hindi nyo pa na itatanong ay itong Papuri 22 na song na to ay ako ang producer niyang kanta na yan. Kaya naalala ko yan. Likhang awitin na yan. Oo, si Asel Van Omen, ating kapatid, ay tuwang-tuwa maging part ng Papuri Music Ministry. At kung handa na po ang ating mga tagapakinig, tagapanood, tagasubaybay, patutugin na po natin ang mga awiting ito. Diyos, akong nakilala nung ako'y bata pa. Munti at malaki ang pawang nakikita. Iba-iba ang pangalan nila, pati na ang hugis at kulay pa. Ganyan sila. Mayroong mata, naman sila makakita, hindi makarinig kahit na may tainga.
mayroong bibig hindi humihinga at di rin makalakad kahit may paa. Ngunit minsan may narinig ako at nalaman si Jesus lang pala ang tanging pangalan. Panginoon siya daan buhay katotohanan, Panginoon ng buong sanlibutan. Kayamanan, kapangyarihan ng Diyos ng karamihan, gabay nila ay ang sariling karunungan. Tila man din ang kanilang buhay ay dihiram at kailan may hindi mapaparam. Ang Diyos nila'y tuluyang maglalahot papanaw, di tulad ni Jesus na ating sandigan. Panginoon tapat ngayon, kahapon at kailan pa man, habang may panahon sana'y gumising na. Ang Diyos nila'y tuluyang maglalahot papanaw, di tulad ni Jesus na ating sandigan. Panginoon tapat ngayon, kahapon at kailan pa man, gulong-gulong. Kaibigan,
puso mo'y buksan, pati na ang isipan, at tanggapin mo siya't paghaliin sa iyong buhay. At kawalan ng kapayapaan, ngunit wala namang magawa, ni wala man lang masulingan. Kahirapan ay laganap na sa ating bayan, kapwa natin sila'y panahon, humilos ka't sila'y iyong bahaginan. Huwag mong pigilan ang bukso ng damdamin kung ika'y inuutyukan. Pagkat maraming tao ang salat na sayama, pagmamahal ay kanilang kailangan. Mayroon kang magagawa kung ikaw ay kikilos lamang. Huwag mong kalilimutan, pinili ka ng Diyos upang sa Kanya'y sumunod. Pahayag sa sino man, huwag mong pigilan ang bukso ng damdamin kung ika'y inutyukan. Pagkat maraming tao ang salat na sayaman, gutom pa rin sa pagmamahal.
Radio Show. Iyalay, maging ang aking buhay.
Sa'yo, Hesukristo, bago ang pananaw, maging ang damdamin ko. Nagliwanag ang isip at ang aking mundo'y nagbago. Pag-ibig mo sa puso ko ay parang batis. Tahimik na tumitibo pagkat wala ng galit. Minsan pang pinatunayan ng pambang nasa langit na walang imposible. Sino ka man at ano pa man ang iyong pinagmulan. Kapayapaan ang iyong dala sa puso ko't isipan. Bye.
Pabuti Broadcast with Junji Marcelo over 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV at ikaw pa rin ay nakikinig sa programang Papuri. Ako po si Arwel Mendoza at kasama natin walang iba kundi si Kuya Junji Marcelo. Yeah, kasama pa rin ako. Kasama ba ako dito? Kasama nga ako. Yeah. Kasama. Yan, maraming salamat. Ako ay natutuwa dahil hindi lang mga taga-subaybay natin ang bata. Pati mga kasama natin dito. Kasama ka doon, Arwel. At syempre si Kayla, nasa likod yan. Nandyan lang yan. Nasa likod mo, actually. Palagay ko nandyan sa likod ng... Yeah, nandyan yan. Oo. Feeling ko yung gray na tela na yan. Nasa likod siya. Feeling ko lang, ano? O kaya, baka nasa likod ko. Baka nasa poste. Hindi natin alam. Malalaman natin. Mami Kayla, kamusta ka dyan? Hope you're doing well. At syempre, binabati ko rin ang ating mga, ano, laging mga nakacycle na mga co-hosts na si Absedy at si KL. Yan. At buti, nagbabalik ang Arwel ng para because it is well in our souls to have Arwel in the house. Yun, no? Yun. Ayan. Binabati ko po muli ang ating mga tagapakinig sa YouTube. Ngayon pong lahat, nakikita kami dito. Yan, kita-kita nyo naman. Yan, pakaway-kaway. Yan. At sa ating mga tagapakinig sa ano ba yung isa-isahin natin? Masarap tong banggitin eh. 12:33. Yeah. Yeah. 12:33. DYBS Bacolod. 11:43. DZMR. Care 104.3. Ang ganda ng pangalan ng kanilang istasyon. No? Care 104.3. DWAY. The Way. FM. Legazpi. Albay. Yan. Sa Albay. Ano yan? Mahilig sila bumili ng mga bagay-bagay. I'll buy you this, I'll buy you that. Yan. At New J 103.3 DXJL, your positive choice. Pinapasaya ko lang araw mo kasi medyo ano eh, ang ganda ng bato mo, kailangan sasabayan ko yung energy mo. Yan, syempre. At ano naman ba ang feeling ko lang, after a ding humakyo, magto-throwback tayo ng Papuri 1 hanggang Papuri 2 at sarili ka. Feeling ko Isagani Liserio. Hindi mo natatanong, Arwel. Si Isagani ay ngayon nasa langit na, nasa piling na natin, Panginoon. Isa sa mga unang hinangaan ko sa papuri. Naalala ko, hindi pa siya papuri noon. Bago pa magpapuri, nakikita ko na siya at kumakanta. Ang gaganda ng mga kanta. You know, tandaan ko yung gitara niya. Parang halos kasi laki niya yung gitara. Kasi si Isagani ay the little man with the big talent. Yan, hindi siya gaanong katangkaran, pero pagka siya kumanta, kala mo eh, on na on yung stage at captivated ka ng kanyang performance. Si Kuya Gani ay ehemplo ng isang songwriter na sinundan ko noong panahon na yon. At naalala ko nga una kong narinig yung kantang Agos. Alam mo kasi ano siya, parang environmentalist si Kuya Gani. So yung mga kanta niya, Agos, Hangin, yan, sa Batis, yan, lahat ng makita niya, gagawin niya ng kanta. Yan. Joke nga namin noon eh, Kuya Gani, wala ka bang kantang kanal? Mga ganun. Sabi niya, hindi, yung mga makagandang lang nakikita ko, mga Agos na Batis, yan. Hangin, ang maganda dun sa Hangin kasi ano eh, na pertain niya sa gospel na about faith, you know, hindi mo nakikita ang hangin pero nararamdaman mo. Ganun din ang gospel. Alam mo, by faith you are saved through faith and by the grace of God. At alam din natin na maraming mga misteryo, di ba, Arwel? Ang daming mga misteryo na mahirap intindihin at huwag na nating intindihin dahil ang Panginoon ay binibigyan tayo ng shalom, yung tinatawag na shalom, yung kapayapaan to understand these things, yun ang tinatawag na peace that passes all understanding. Yan ang shalom na sinasabi ng Panginoon. In fact, ang daming mga debate ng mga Kristiyano patungkol sa
mga sinabi sa Biblia, sa Ephesians lang. Pag ako, ang dami nag-aaway pagka pinag-usapan yung Ephesians. Pero we are missing the point. The reason why Ephesians, the letter to the Ephesians was written because it only affirms God's love for us even before the ages. Even way before that. Di ba ang gandang isipin nun, Arwel, na bago ka pa nilikha, ay alam na ni Lord ang iyong hugis, ang iyong katatayuan, pati ang iyong pupuntahan. Napakasarap isipin niya. Siyempre, yon ay assurance coming from the Lord. And ayan ang concept ng hangin. No? Kala mo simple lang yung pantang hangin. Si napakalalim Kuya pala ng kaulugan nun, no? Malalim. Malalim. Marami siyang ganung kanta. Isipin mo, you see a man, I think, in his writing, you will see na mahilig siyang magbasa ng Biblia. No? Mm-hmm. Kasi may kanta siyang Pablo. No, yung sa Damascus na yung faith niya. At nakikita niya rin yung from Genesis hanggang towards the end of the age, yung sa Revelation, nakikita niya. So, sa dami ng introduction ko, sige na nga, pakihimay na. Ano yung mga kanta na yon? Ayan. Ito naman yung next batch na mapapakinggan natin ngayong hapon. Nabanggit na ni Kuya Junjing ilan, no? Pero ulitin ko na lang din para sa ating mga kaagapay. Una natin mapapakinggan dyan ang kantang Agos. Ayan. Mula yan sa Papuri 1 na si Kuya Gani rin ang umawit. Susundan niya ng Hangin. Mula naman yan sa Papuri 2. Siya rin ang umawit. Yes. Punta naman tayo sa Sarilikha 1. Ayan, mapapakinggan natin ang kantang May Nakamasid. Sa Sarilikha 3 naman, mapapakinggan natin ang Kalooban. At mula naman sa Sarilikha 4, ang Awiting Pablo. Yan, meron nagte-text dito. Ang sabi nila, patuloy po kaming sumusubaybay sa inyo. Batiin nyo naman kami. Mamaya, babatiin po namin kayo. Yan, mamaya-maya lamang. Yan, in the meantime, pakinggan nyo po ang mga likhang awitin ni Kuya Isagani Liserio. Agos ng tubig sa batis ay lumalagas na sa mga bato sa tabi, ito'y humampas. Batis na walang tigil sa pag-agos na kung saan marami ang magbubuhay, marami rin mamatay. Ng batis at buhay ng tao, tumatakbong sampa ito sa dagat ng wakas ang tumo. Ang buhay mo sa Diyos nang galing, sa Diyos mo rin ikabubiling, gamitin mo pagpapala sa buhay na ikapwa.
dagat ng wakas ang tungo. Ang buhay mo sa Diyos nang galing, sa Diyos mo rin ikabubihin. Gamitin mo pagpapala sa buhay na ang kapwa. Ika'y makikinig, ang ihip ng hangin ay mayroong awitin, iyong ulinigin. Ang inihahabilin, may naiibang himig sa hangin pag-ihip. Paspas ng dahon, sa pagpugoy ng mga sanga, sabay sa huni ng ibon, kay gandang musika. Sa pagdampi sa aking balat, sa aking buhok pag humahampas, kay ganda ng himig na aking naririnig. Tamis ng hangarin at dulot ng hangin, buhay sa lahat ng bagay, ito'y nag-aalay sa kagandahan at sa kabutihan. Diyos ang may dulot niyan, huwag mong kalimutan. Isang lihim sa ihip ng hangin, kaligtasan ng tao ay tulad nito, di makakamtan sa paggawa ng kabutihan, kundi isang biyaya ng manlilikha. Pag-asa, nawawala ang pangamba, laging may pagpapala sa Diyos ng pagsinta. Gaya ng ihip ng hangin ay aking niyang inangkin, pangako niyang kaligtasan, buhay na walang hanggan. Ibang himig sa hangin pag-ihip, ininga ng kaligtasan, musika ng kagalakan. Iihip kung saan ibigin, di mo alam kung saan nanggagaling. May naiibang himig sa ihip ng hangin. Ibang himig sa ihip ng hangin. Minsan ako ay nagpapahangin sa isang bulaklak. Patingin kay ganda ng kulay ng buhay, para bang nagsasabi ang Diyos ang may gawa sa akin.
ay sarap na mabatid na sa tuwi na doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nakamasid. Ay isang sanggol aking ay umiiyak na'y hinahanap ng aking maalala ang sabi sa Biblia. Kaharian ng Diyos ay para sa kanila. Sarap na mabatid na sa tuwi na doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nakamasid. Lagi kong iisipin ang kanyang bilin. Dumating man ang mga suliranin, di dapat manindim pagkat siya'y sarap na mabatid na sa tuwi na doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nakamasid. You're listening to the Papuri Radio Show.
siyang aking susundin. Ang oras mo ay oras ko, ang nais mo ang siyang ibig ko, sa buhay ko'y tulungang magbago. Pablo, Pablo, pakinggan mo ito. Bakit mo ako inuusig ng ganito? Sino ka? Ang tanong ni Pablo. Ako si Jesucristo, ang Panginoon mo. Magbangon ka at sumakay sa kabayo, at ako'y may ipag-uutos sa'yo. Pablo, Pablo, matapang na tao, siya ay naglalakbay sa daang Damasco. Pablo, Pablo, matapang na tao, siya ay naglalakbay sa daang Damasco. Pablo'y nagbago, naging isang tunay na Kristiyano. Siya ay naglalakbay at ang dalay buhay. Balita ng Ebanghelyo kanyang isinasaysay. Sana'y maging ganito rin tayo. Tulad ni Pablo, tayo'y magbago. Pagkat si Kristo'y tumatawag sa inyo, katulad ni Pablo, tinatawag niya kayo.
siya ay kawal na ni Jesus Kristo. Junji Marcelo, ngayong araw sa Papuri. At ikaw pa rin ay nakatutok dito sa Papuri sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Sana ay patuloy kayong nag-e-enjoy at nabe-bless sa mga awiting Papuri na hinanda namin para sa inyo. Kasama pa rin po natin ngayong hapon ang maestro na si Kuya Junji Marcelo. Ayan, Arwel, ako'y papasalamat sa lahat ng mga bumabati sa atin. At alam naman natin may password tayo dito. Siyempre, ang password natin ay favorite Bible verse. Yan. Maybe of the day, of the week, of the lifetime. Yan. Puro tayo tanong sa kanila. Ikaw naman ang tatanungin ko. Ano ba ang iyong favorite Bible verse? Ayan, Kuya Junji, ang pinaka-favorite ko pong Bible verse ay mula sa 2 Corinthians 5:17. Ang sabi ano doon, yun? Kuya Junji, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here." Ayun, magandang verse yan. Mm-hmm. Ako, paborito ko sa lahat ay Philippians 4:8. "Whatever is true, whatever is noble, whatever is righteous, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent," and tanda yung salita, "excellent or praiseworthy, think about such things." Yan, paborito ko yan, Philippians 4:8. At nakagisnan ko na yan, na lagi kong kinu-quote yan. I remember in one of my programs, lagi kong kinu-quote yan. Dahil yan ang magandang gawin. Kapag tayo ay medyo nakakaisip na ng hindi maganda, focus, think about pure, lovely, admirable, true, noble, righteous, yan, excellent, praiseworthy, ay mababago ang perspektibo natin yan. At yan po ang goal ng ating Papuri program. Para kung kayo may pinagdadaanan ay amin pong sisitahin, yan, sisitahin ang inyong pinagdadaanan at ibabaling namin na inyong paningin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga awiting likha ng ating mga kompositor. At saktong-sakto naman, ano? Ang ating pangatlong kompositor, isa sa mga paborito kong kompositor, one of my good friends, in fact, I call him one of my best friends sa songwriting, a man of God, a man of excellence, and true to his word, and also a very intelligent professor sa kanyang kinalalagyan sa NYU, no less than, sa New York. At meron siyang tatlong libro under his belt. Ang AI, Artificial Intelligence, inaral niya yan. At meron siyang devotional kasama ang kanyang pinakamamahal na may bahay na si Elise. So, matindi ang aking introduction na I really respect this friend of mine, si Doji Simon. Si Doji ay... hindi ako nagkakamali, nakapasok sa Papuri ng Papuri 8 yata siya, or 7. Basta, palagi ko 8, no? Kasi wala pa siya nung 7. So, Papuri 8, doon kami nagkakilala. At he's a churchmate and good friend ni Kuya Arnel Depano. Yan, pareho silang lumilikha ng awitin sa Kamuning First United Methodist Church. Naalala ko yon at na-meet ko siya, and we have become good friends together with... 5 others. So ako, si Doji, si Arnel, si Sock William Weba, si Gary Granada, si Ricky Sanchez, Robert More. Yan, kami yung 7 magkakaibigan na super close. At naalala ko yung FEBC sa Valenzuela. Parang ganyan, corporate center, lagay mo lang sa Valenzuela. Mga hapon, lagi kami nagkikita sa hapon from college or high school, tatakbo na kami sa studio. Wala naman kaming agenda. Tatambay lang kami. Tapos doon na kami magpaparinigan ng mga kanta namin. Mag-share kami. Simple lang ang buhay noon, Arvel. Napakadali ng buhay. Hindi komplikado. At
naalala ko doon, maraming puno kasi sa Valenzuela eh. So, minsan tumatambay kami sa labas, makakita ng prutas, kainin, magpapakuha ng bagoong kung may mangga ako. Wow. Kasi doon lang ako nakatira eh. So, sarap! Bagoong, eh, kasi ang sarap ng bagoong dyan sa FEBC Valenzuela. Magaganda din yung mangga. So, dalawang klase o tatlong klase ng mangga pa meron doon. Ikaw ba ay nakatikim na nung mangga na tinatawag na kalabaw? Ay, opo. Isa yung sa mga paborito kong uri ng mangga, Kuya Junji. Kasi malaman, ano? Ang laki, no? Mm-hmm. Yung payat piko yun eh. Piko. Pero meron ding Indian mango. Yan. So, yun. Masarap yun. Indian mango, kahit hindi hinog, masarap eh. Mm-hmm. Yan, naglalaway ako. Pero pang pag-goong nakasama, napakasarap. Mismo yung medyo nagisa ng masarap-sarap. Mismo yun. Naalala ko tuloy si Pastor Rodel Buban. Yan ang mahiling mag-post ng mangga na mayroong bagoong. Pastor Rodel, na-miss kita kung naalala ko yung mangga at bagoong. Yan. And with that, gusto kong introduce mo yung mga likhang awitin na ating kapatid na Doji Simon, mga pinagpalang awitin na kanyang nilika noong Papuri 8, 9, 10, 20 at Sarilika. Sige nga, paki-introduce. Okay, ito naman po yung mga awitin na ating mapapakinggan sa ating next batch. Ayan. Ito yung mga komposisyon no, ni Kuya Dojin Simon. Una na dyan ay mula sa Papuri 8, ang awiting Diyos na Tunay. Inawit yan ni Cherry Gabriel, Janet Rodrigo at Phoebe Magbanwa. Mula naman sa Papuri 9, ang kantang Naroon Ako. Napakaganda itong awiting ito. Kinanta po yan sa atin ni Janet Rodrigo. Ayan, mula naman sa Papuri 10, ang awiting Sino Ka Man. Inawit yan ni Jai Sabas. Mula naman sa Papuri 20, ang awiting Dinggin Mo. Ayan, kinanta naman yan ni Ate Tricia Amper Jimenez. Mula naman sa Sarilikha 7, mapapakinggan natin ang awiting Tanging Musika. Inawit yan ni Gloria Manriza. At mula rin sa Sarilikha 7, ang awiting Nasayo Ang Ligaya. Kinanta naman yan ni Kuya Bong Aquino. Kala ko yung pagkakaindusin mo, kala ko nasayo na ang lahat. Kala ko doon pupunta. Pero nasa Panginoon talaga ang lahat. Wala ka nang hahanapin pa. Ika nga ng Psalm 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Tayo po yung mapagpala. Sana'y pagpalain din kayo ng mga likhang awitin ni Doji Simod. Diyos na tunay, naroon ako. Sino ka man, dinggin mo. Tanging musika, nasa'yo ang ligaya. Ikaw, Panginoon.
bigyan mo ng danga. Ikaw ang pag-asa ng Radio Show. Thank you.
mo't ka, Panginoon. Sandaling nalimot sa panahon, sa agos ng pag-iisip ko, sa hirap ko'y nalimot ko. Patawad, O Panginoon, sa kasalanan ko. Sandaling naghari sa isipan ang sarili kong kagustuhan na yaman at katanyagan sa puso ko ang susundan. Patawad, O Panginoon, sa aking kahibangan. Nasa iyo ang ligaya ng mabuhay sa mundo, pagkat ikaw ang may likhang lahat, pag-ibig mo'y sapat. Nasa iyo ang ligaya ng mabuhay sa mundo, pagkat ikaw ang may likhang lahat, pag-ibig mo'y sapat. Sandaling naghari sa isipan ang sarili kong kagustuhan na yaman at katatagan sa puso ko ang susundan. Patawad, O Panginoon, sa aking kahibangan. Nasa iyo ang ligaya ng mabuhay, pagkat ikaw ang may likhang lahat, pag-ibig mo'y sapat. Nasa iyo ang ligaya ng mabuhay sa mundo, pagkat ikaw ang may likhang lahat, pag-ibig mo'y sapat. Papuri, FEBC Radio TV. I hear you loud and clear. Papuri with Junji Marcelo. Hey, I love your music, man. Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play. Live stream on YouTube. I listen to it all the time. Because it's the best around. What else? On the air, 702 DZAS. You played the best music. Papuri with Junji Marcelo. Nagbabalik ang programang Papuri sa inyong paboritong himpilan, ang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Arwel Mendoza, at kung kayo po ay may mga greetings, requests, maaari pa rin po kayong mag-text sa aming text line, ang 0916-296-6620 at 0999-223-5675. Hello, hello sa ating mga listeners ngayon at nanonood at nakikinig na rin sa ating YouTube live streaming. Kasama pa rin po natin si Kuya Junji Marcelo. Yes, Arwel, natutuwa ako sa sarap ng Tagalog. Ano, sinabi mo kanina, sa himpilan. Yan, ang ganda ng salita. Ang ganda ng salita, if you take the root word, himpil, which is to park, na to stay. So, ang ganda. So, dyan lang po kayo. I-park nyo lang ang inyong mga devices. Yan, and listen to us. Dahil hindi lang po kami nagpapatugtog ng mga awitin. Kami din po ay napapagpala nyo sa pamamagitan ng mga pagbati. Kaya ito na ang mga batian na may kasamang password na Bible verses. Kami po nag-share na ng mga Bible verses namin. So, tignan natin. Ang unang-una ay si Rosalinda Banzano. Kanyang Bible tuloy, ano? Palay ko magkakaroon ng Bible sa Viber. Ang tatawagin, Bible. Yan. Pwede, kuya. Pwede, no? Pwede, no? Feeling ko lang yan. Habakuk. Yan. Alam ba ang Habakuk? Ang Habakuk ay yan yung pag nauuhaw ka. At uhaw na uhaw ka na. Kailangan mo. Habakuk. Inom ka ng... okay. Bawal mag-endorse ng ano. Bawal mag-endorse ng suffering. Yan. Or ano sa chef na matangkad, mahaba, habang cook.
ng tangkad. Okay. Okay. All right, anyway. Seryoso na po tayo. Seryoso na tayo. Okay, mga ano lang yan. Kasi alam mo, may mga ano tayo, mga listeners tayo dito. Yan si Treblasi. Yan, kung kilala mo si Treblasi. Ewan ko, may pagpati siya ngayon. Ha? Mahilig yan sa joke. Yung isang joke niya, tawan-tawa ako. Sabi niya, ano daw book sa Bible ang mahilig maglakwatsa? Ano daw? Ano? Galatia. Ah! Oo nga naman, Galatia. Oo nga, ang galing. Oo, galing, galing ni Trebla. Anyway, si Rosalinda Manzano, sabi niya, ay, blessed afternoon, Kuya Junji, at Habakuk. Natutuwa ako pagka Old Testament yung nakukot na Bible verse. Eh. Kasi hindi yan natin kadalasang mabilis na binabasa. No? At ito'y may kanta. Naalala ko, may kanta na ito na kinwote ito ni Sam ni King David sa Salmo. So, kumbaga eh, ito'y paulit-ulit. Itong imagery na ito. The Lord God is my strength. He will make my feet like deer's. Diba? Yung deer. Ano ba ang deer sa Tagalog? Deer. Usa. Usa. Yan. Yung mga usa. Yan. Paboritong kinukot sa Bible yung usa. No? Siguro nga kasi very gallant, very sleek. Ang ganda ng forma ng usa, lalo na pag tumatakbo, di ba? Mm-hmm. Will make my feet like the deer's feet. So, sabihin, maganda at mainam ang matatag at maayos ang takbo. He will make me walk on high heels. Mahirap yan. Eh, ikaw ba may high heels ka? Ako, wala akong high heels eh. Wala rin ako, kuya. Hindi, mataas na bundok. Yun na ibig sabihin. Yan. Sa Diyos ang papuri. Rosalinda Manzano. Sino pang susunod? Ayan, mula naman kay Early Kubang. Ang kanya namang Bible verse ay mula sa Nehemiah chapter 8 verse 10. Sabi dito, "The joy of the Lord is my strength." Amen to that. Totoo yan. Mismo yan. At naalala ko, inaaral namin yung Nehemiah na yan. At kasi Nehemiah, grabe ang ano niyan. Grabe ang conviction niyan. Nilagay ng Panginoon sa puso niya na i-rebuild ang wall. Yes. At inawa niya nga yan. At alam ko, to the detriment of his life, no? Inask niya si King Artaxerxes. Inask niya si King Artaxerxes kung pwede. Eh, nung panahon na yon, kung merong hindi lang nagustuhan ng king yung hilatsa ng mukha mo, papapatay ka niya, eh, no? Pero dahil righteous man si Nehemiah, ay ano siya, may favor si King Artaxerxes sa kanya. Grabe yung mga pangalan nung panahon na yon. Ikaw ba, ano bang etymology ng pangalan mo? Aruel. Hindi rin po sinasabi sa akin na magulang ko. Sa Aruel. Aruel. Palagay ko ano yan. It is either of Hispanic or Latin ano etymology. At may ibig sabihin yan. Ibig sabihin ng Aruel ay nakapamada. Hindi, joke lang. Doon tayo sa, ano, yan. Bagay na bagay sa yung pamada, eh, no? Pamada ba yung nilalagay mo sa buhok mo? Wax po ito, Kuya Junji. Wax? Ah, okay. Yung sa para matagal kasi, na po panahon yung pamada. Ah, ganun ba? Kasi, yung pinapagupitan ko dati, nung bago mag-pandemya, nagbebenta sila ng pomade, eh. Yung mga barbershop na, ano, palagay ko, pagka barber cut siguro. Yan. Yung wax kasi sa amin nilalagay sa baldosa eh, sa ano, sa semento. Yon, hindi joke lang. Tahig. Oo. Yan, si Panyong Batong Bakal. Yan, matindi ah. Bakit kaya Panyong Batong Bakal ano? Masakit sa mukha 'yon pag ipinahid eh, yung panyong. Baka panyong. Feeling ko panyong 'to. Panyong. Teka, panyong. Yan. Naawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Kawikaan, 19:17. Ayan, nasabi ko yung number, ha? Pakibati po, misis ko na si Maribig Bondok sa work at home po siya sa bahay namin. Yan. Ayan na. Sinasabi ko sa'yo. Sukin natin yung susunod. Ayan, si Mac Droid. Wow, ang ganda ng pangalan. Mm-hmm. Ayan, sabi niya, "Blessed Tuesday po, Kuya Junji." Ang kanya namang Bible verse ay mula sa John chapter 6 verse 35. At ang sabi, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty." Ayan, pinapabati niya sina Bet Nugid ng Saipan. Yan, mula sa Saipan. Happy birthday. Ayan.
maligayang bati. Meron akong pagagawa kay Arwen at sana ay i-take niya yung challenge na ito. Yan. Sa susunod na mga pagbati natin, yan, sunod-sunod ito. No? Kilala mo ba si Glock 9? Ay, opo. Isa yan sa mga magagaling at iconic na artist sa ating bansa. So, alam mo magaling siya mag-speed rap, di ba? Opo. Ayan. So, susubukan natin. Kasi marami itong mga babatiin natin. Sunod-sunod tayo. Ha? Masusubukan ang iyong newscasting ability, no? Excuse me po. Susubukan na namin. Ahem. Yan. So ako mauna tapos sunod-sunod hanggang matapos natin. Tignan natin kung kakayanin. Leonor Bautista, awit 136, isa. Purihin si Yahweh sa kanyang kaputihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging kailanman. Mula naman kay Carmelita Peram, mula naman sa John chapter 10 verse 10, naparito ang Panginoon upang bigyan tayo ng buhay at kasiyahan. Si Gerardo Gania, Psalm 50, 15, and call me in the day of trouble. I will deliver you and you will honor me. From Concepcion, Tarlac. Ayan, mula sa ating suki na tagapakinig si Trebla C. Ayan, mula naman sa 2 Corinthians chapter 2 verse 15 ang kanyang Bible verse at ang sabi doon, "For we are a fragrance of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing." Ayan, magandang hapon po sa ating lahat, sabi niya. Aleli Perez, awit 62:8, mga kababayan, sakto, mga kababayan ko, yan. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas, siya ang kublihang may dulot na lunas. Magandang hapon sa inyong lahat. Papulis, teka muna, titigil lang ako ng konti, Arwell, dito. Kailangan mag-comment ako. Alam mo ba itong awit 62:8, itong translation na ito, medyo I'm gonna be a little emotional on this. Yung nanay ko kasama dun sa translation team from the original Hebrew text ng Bible ay translate nila yung ang tawag magandang balita Biblia. Yes. Si Celia Herrera Marcelo, yung pangalan ng nanay ko. Kasama siya sa team na nag-translate. At sabi niya, alam mo anak, excited ako kasi yung lahat ng psalms, yung awit, ginawa na talaga naming parang mga tula. So naka-rhyme. Kaya makikita mo dito ang ganda ng rhyme. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos, sa kanyang ilagak. Pananing dinaranas, siya ang kubliyang dulot na lunas. Makita mo yung rhyme na yan. Shout out lang sa aking nanay na nasa langit na, pero I just want you to know, Nay, I'm so proud na ginamit ka ng Panginoon. Yan, Celia Herrera Marcelo. Tuloy tayo sa ating newscasting. Mula naman kay Daisy Sumawang. A blessed Tuesday po. Pinapabati niya ang kanyang pamilya, ang Sumawang family na nasa San Jose City, Nueva Ecija. Ang kanya namang Bible verse ay mula sa Santiago, Kabanata 3, Talata 26 at ang sabi, patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Tunay, si Joanne Bonagua, don't worry, I am with you. Don't be afraid, I am your God. I will make you strong and help you. I will support you with my right hand that brings victory. Psalm 41:10. Ayan, mula naman kay Maraki Jamj Almazan. Mapagpalang hapon po, Kuya Junji. Sa Diyos ang papuri at ang kanyang Bible verse ay mula sa Hebrews 13:8. Jesus Christ the same, yesterday, today, and forever. Amen to that. Pinapabati niya sina Marlon John ng isang happy birthday sa October 10 at kay Ma'am Raquel na magdiriwang naman ng kanyang kaarawan sa October 12. Happy birthday sa inyo. Yes, Bina Pumihik, magandang hapon po. Nakikinig ng papuri from General Trias Cavite, my memory verse. Ah, talagang parang Sunday school, ano? Wow. Filipos 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ayan, mula naman kay Violeta Cueno Agustin. Para sila ng Bible verse ni Maraki Jamj Almazan. Ayan, sa Hebrews 13:8 din, no? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Pinapabati niya ang kanyang mga anak na sina Pia, Roy at Don. Kanyang mga tropa peeps, ang kanyang mga kaibigan
na sina Azel, si Kreng, Talhoy, Tadeng at lahat ng kapatiran dyan sa Guyong RMEC. Pinapabati rin niya ang kanilang pastor na si Pastor Anthony Jeronimo at ang kanilang deacones na sina Neneth Dimerin. Ayan. Salamat po and always listening po sa ating programa. Maraming salamat po. Salamat po sa inyong pakikinig. Si Evelyn Jose, sabi niya, hello, good PM, listener ako every day. FEBC ang kasama ko. One of my favorite verses ay Psalm 37:4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Pakibati naman ang aming churchmates sa Batya Baptist Church. God bless po. Ayan, mula naman kay JFL Lorenzo. Siya po ay nakikinig mula sa Angon o Rizal at ang kanyang Bible verse ay mula sa Jeremiah 29:11 at ang sabi dyan, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Patuloy lang natin panghawakan yan mga kaagapay. Yan, magandang verse yan. Mamaya, remind me, I want to give you a backgrounder on Jeremiah 29:11. Ano ba talaga yan? Si Brenda Lynn. Yan, wala siyang apelido. Para siyang si Glock 9. Wala rin apelido. Mm-hmm. Yan. Blessed afternoon po. Listener na po ang mama ko. Ng DJS, bata pa lang po ako. Yan. Ah, sila, nakikinig. Kaya po, kaming magkakapatid, palagi din nakikinig. Oo, wala kayong choice. Gusto ni mama yon. Doon yung radyo. Pag-greet naman po ang mama Judith Pascual. Para po, habang naglilinis kami ng bahay, nakasmaya siya. Ngiti naman po dyan, Mama Judith. Yan, habang nagwawalis, ilagay ang kaliwang kamay sa likod. At habang nagwawalis, indayugan nyo ang mga awitin. Yan, indayugan. May salita bang? Anyway, ang kanyang Bible verse. Luke 1:45, blessed is she. Is he siguro yan. Blessed is he who has believed that the Lord would fulfill. At tama. Blessed is she who has believed that the Lord would fulfill His promises to her. Palagay ko si Mary of Martha. Siguro ang kausap dito ni Jesus. Yan. Mula naman kay Rodrigo Soto Basister Jr. Good afternoon po. Listener ako every day sa 702 DZAS. Ang kanya pong life verse ay mula sa Roma, Kabanata 8:28. English to. And all things work together for good to them. Love God according to His purpose. Ayan. Pinapabati niya ang kanyang anak na si Genesis Matthew Basister at ang kanyang pinakamamahal na misis na si Evangeline Suba Basister. God bless po sa inyo. Yan. Ang hirap magbasa ng text na ano, no, yung dire-diretso na walang kama. Ganun talaga ngayon pag nagta-type sa phone eh, no? Ako old school ako, Arwel, eh. Pag nag-type ako, talagang kompleto eh. Capital lang first letter, naka-period. Ikaw ba? Paano ka ba mag-text? Dumating din po ako sa point, Kuya Junjin, nung high school ako at college. Pag nagta-text ako, eh, walang ano, walang punctuation mark, walang tuldok, walang uwit. Minsan nga, sinashortcut ko po yung mga text ko eh. Oo. Tapos, ako is a Q. Ganun, nalilito ako. Hirap ako ba? Yung 220. Oo. Diba? Parang madali lang naman ang buhay. Pinahirap natin. Anyway, si Helen Espedido Estramera. God bless. Papuri. Unang Kronika. 16. 11 hanggang 18. Mahaba, ano? Pero siguro, shortcut version. Maging matyaga kayo sa pananalangin. Laging handa. At mapagpasalamat sa Diyos. Last 3 tayo. Ayan, mula naman kay Levi Banderada. Blessed day po Kuya Junji. Ang kanya namang verse, Bible verse, ay mula sa Philippians 4:6. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Sa Diyos ang papuri. Amen. Si Diane Mondihar Mayor. Yan, good afternoon po. Thank you po. Thank you, Papuri, for very inspiring music. Shoutout po sa mga members ng TGIM. Siguro, thank God, it's Monday. Bible verse po ay Isaiah 41:10. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you. Same verse nung kanina. With my righteous right hand. God bless you po. And last one. Ayan, mula naman kay Edgar Cruz.
Hello Maestro Junji, sa Diyos ang papuri. Ang kanya namang Bible verse ay mula sa 2 Corinthians 5:17, yung shinare ko kanina. I am new creation, the old has passed away, the new has come. Ayan, di lang ikaw may favorite pala nun. Mm-hmm. Ayan, alam mo, nailala ko in the 90s, merong isa na batang broadcaster na katulad mo, na si Pastor Ronel Rubrica, who happens to be also a very good songwriter. Yan. At siya yung ating pang-apat at ang huling i-feature na songwriter. Pero gusto ko, pakinggan muna natin ang mga awitin at mamaya mo i-extroduce yung mga kanta niya. So kung kayo po'y handa na, ito po ang dekang awitin ni Pastor Ronel Rubrica. Ang Panginoon at Ikaw Jesus, ang tanging Diyos, ang hari.
Papuri Radio Show. Sa bawat araw na dumaraan sa buhay mo,
sabi mo ang pag-ibig niyang laan sa'yo ay di magpapago. Masasabi mo ang katapatan niya ay di maglalaho. Masasabi mo ang paglingat niya sa'yo ay walang hangganan. Masasabi mo di ka niya iiwan kailanman. Saning buhat tila na babaon, ibigay ilang at
Papuri Broadcast with Junji Marcelo over 702 DZAS FEBC Radio TV. Ayan mga kaagapay, inyo pong napakinggan ang awiting Ikaw Lamang mula sa Papuri 8 na inawit ni Baby Reyes at Cathy Azada. Sinundan niya ng awiting Lingapin Mo mula naman yan sa Papuri 13. Inawit sa atin yan ng ating mga Papuri singers. Mula naman sa Papuri 16, ang awiting Pag-ibig Mo. Inawit yan ni Zebedee Zuniga. Mula naman sa Papuri 17, ang awiting Masasabi Mo. Inawit yan ni Zebedee Zuniga at Judith Banal. At ang awiting Ibigay mula sa Papuri 18 na inawit ni Ate Charmaine Campanier at Kuya Ernie Domingo. Ayan, ikaw pa rin. Ikaw pa rin nakikinig dito sa program Papuri. Kasama pa rin natin si Kuya Junji Marcelo. Ayun, salamat. Pero correct lang kita dyan. Hindi si Kuya Ermi yun. Si Ate Ermi yun. Baka magtampo sa'yo si Ate Ermi. Ayun. Ermi Domingo Ligda. Yan. Kamusta dyan, Ermi? Napakagaling ng mga awit from JIL, Jesus Lord Fellowship. Yan. Naalala ko yung Papuri 13, 16, 17, at 18. Pinagpala ako ng Panginoon na akong naging producer ng mga albums na yan. At nakakatuwa, very consistent si Pastor Ronel na laging sumasali at pumapasok ang kanyang mga awitin. Pagbati dyan kay Kuya Ronel, kinuya ko na, no? Mas matanda ako dun eh. Kamusta sa inyo? Dyan sa, if not mistaken, Dubai. Yes. Ikaw ba nakapunta ka naman sa Dubai? Hindi pa po, Kuya. Wala pa po akong napuntahang bansa. Puro ako dito sa Pilipinas. Mabuti naman, ikutin muna ang Philippines. Yes, marami. Siyempre, pagkatapusan ng pandemya, huwag muna. Yes. So ngayon, stay at home. Yan, as a principle. Panalangin po natin, mga kapatid, mga kapapuri kaagapay, ang mga broadcasters natin, kasama na si Arwell dyan, at ang ilang mga broadcasters who are on-site. At alam naming napakahirap to prep and to go out there, and talagang mga, parang mga frontliners yan. And I would like to take time now to pray for our fellow broadcasters in the industry, our Lord Jesus, our Savior, God the Father, Abba, and the Holy Spirit. We ask and we praise your name, and we ask for your mighty covering over sa aming mga broadcasters sa Far East Broadcasting Company at ibang mga ministries all over the Philippines and the world. Kasihan mo po sila ng iyong extra hedge of protection and covering. Bigyan sila ng kapanatagan na ikaw ay kasama nila, ikaw ang kanilang kalasag at kasama every step of the way. At sa mga dumadaan sa karamdaman o anumang pagsubok, kahirapan, we ask that your mighty blessings be upon them according to your will. We thank you for the ministry of our broadcasters. We ask that they too will be blessed in return by the support that we give them through prayers. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan. At dahil dyan, gusto ko ring i-credit ang panalangin na yun, hindi lamang sa broadcasters, pati sa ating mga kasamahan dyan sa FEBC, kasama ng ating Bukawi Transmitter Site. Sino ba ang ating mga kasama na ProdTech on duty? Ayan, maraming salamat sa ating mga ProdTech na sina JB Tabua, Benjo Morano, Nat Peralta, at Reggie Villena. Siyempre, hindi nawawala ang RTV team. Si Ate Aileen Valdez, si Chris Rosete, Wen Balatukan, at Abig Lindo. At sino naman ang engineer on duty natin? Ayan, kasama natin ngayon sina Rafael Bardoquillo, Chris Molina, at Nalds Pagador. At siyempre natin kinakalimutan ang ating dalawa manong guard na nakaabang dyan sa labas at nagbabantay sa atin. Hindi lang yata dalawa eh, no? Dalawa po sila. Dalawa po sige. Sila Kuya Alex. Sila Kuya Alex Aybay at Kuya Max Cuadro. Salamat. Kuya Alex, Kuya Max, pagpalain kayo ng Panginoon, and we appreciate your ministry sa ating Panginoon. And syempre, gusto kong pasalamatan ikaw, Arwell, for keeping me company sa araw na ito. At shout out
kay Kayla Escalante for the lineup and for coming up with the script and concept and everything. Ako po si Junji Marcelo. At pinabati ko rin nga pala bago ako magpaalam. Pinabati ko aking pinakamamahal na misis na si Ana. At ikaw, sino bang mabatiin mo, Arwel? Binabati ko yung aking pamilya na nakikinig ngayon dyan sa aming bahay. Dito lang, napakalayo Kuya Junji, sa Pasig. Ako, layo. Ano, layo. Wala ko, dapat nag-zipline ka na lang. Binabati ko po ang aking nanay na si Remedios Mendoza, ang aking ama na si Ramon Mendoza, at ang aking nag-isa't napakagandang sister na si Risa Mendoza. Hello sa inyo at patuloy kang mag-iingat dyan, ha? Yan. Parang napansin ko, puro R sila. Ikaw, A. Yun nga po eh. Oo. Actually, assignment ko yan. Tatanong ko rin yan sa magulang ko next time. Pero kung iisipin mo, eh, R ka rin. Arwell lang nga. Ayun. May letter A lang sa umpisa. Oo, kaya yun. Palagay ko. Ang ganda ng pangalan ng inyong parents. Si Remedios. Yan. Parang ano, no? Parang nakakasood ng lalamunan. At si tatay, ano ulit ang pangalan ni tatay? Si tatay Ramon. Ramon, ang ganda ng pangalan. Ramon at Remedios. Yan. At dahil dyan, ay gusto kong ipaalala sa inyo na ang Panginoon na ating remedyo sa ating buhay. Siya ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Huwag natin kalimutan na ang kanyang pag-ibig ay laging nakalaan sa atin. Nakabantay at halandang tumugon sa ating mga pangailangan. Kailangan lang natin ay magtiwala sa ating Panginoon. Hindi sapat yung naniniwala. Mas maganda yung paniniwala ay pagdadagdagan natin ng pagtitiwala. Yan. Hindi mo lang alam, kundi secure ka in the knowledge that God is in charge of everything. Mahirap paniwalaan yun. And that is why faith is faith. You know, we believe in the unseen, knowing that God has everything in control. He got our backs. At siguradong na ang kapayapaan ng Panginoon ang sasa atin pag tayo nagtitiwala sa Kanya. Muli, Arwel, maraming salamat at gusto kong paalalahanan ang lahat ng ating mga tagapakinig, tagapanood at tagasubaybay. Lagi pong tandaan, sa Diyos, sa Diyos ang papuri! Papuri.
sa ating Panginoon. Ang bako-bakong landas, tinuwid na ng Mesyas. Patunayan mong ikaw ngayon'y ligtas. Papuri rin